For they shall be ashamed of the oaks which ye have desired, and ye shall be confounded for the gardens that ye have chosen. Yeah. For ye shall be as an oak whose leaf fadeth, and as a garden that hath no water. Sabay-sabay. And the strong shall be as tow, and the maker of it as a spark, and they shall both burn together, and none shall quench them. Dito ko lang po dito sinabi sa 26, and I will restore thy judges as at the first, and thy counselors at the beginning. Afterward they shall be called the city of righteousness, the faithful city. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo pong kikilos at patawarin niyo po, Lord, kami sa aming magkukulang. I pray na makareflect kami, Panginoon, sa Israel, Panginoon, saan sila po hinusgahan dito at hinusgahan na nga. Ba't ang makita namin, Panginoon, yung pag-asa pag kami po ay tumalima sa inyo, Panginoon, sumunod. Makita namin yung curse, Panginoon, pag kami po ay rebelde. Okay, huwag namin hantayin yun, ba't ando po yan, nangyayari yan. At some level, Panginoon, even sa amin. So I pray na maging matalino ang bawat isa. Namintayin niyo, Panginoon, bagus, Lord, kami po ay sumunod at gamitin niyo, Lord, sa inyong basan din, inyong gawain at sa libutan, Panginoon, kung kailan kami dapat naming magawa para sa inyo, Panginoon, yung nakalooban. Alam po, Lord, again, ingatan niyo po yung mga may masakit, Panginoon, magalingin. But ma-realize namin na lumabang kami kahit may mga gantong bagay, tuloy pa rin ang paglilingkod. Hindi na mawawala yan. And therefore, kami po biatras. Lalo po dapat kami sumusugod sa mga problema para ito po ay matalo. Hindi kami yung talunan. Amen. So, tuloy niyo po ulit ngayong gabi at ibig sa aming everyday life. Pag-aaral, Panginoon, hindi na wala tabaw ang pagsubok. So, nawa, Panginoon, kayo po'y maumula sa amin. Alam po, Lord, again, kayo pong malalati. In Jesus' name, we pray. Amen. Kahit amen, wala, ah. Antok na ba kayo? Backslide ba kayo? Ano? Tama-tama. Message natin. So, again, good evening sa lahat. Title po nito is Restore Thy Judges. Restore Thy Judges. Sinabi po judges. Ito po yung mga leader. Okay? And then sinabi din dyan counselors. So pwedeng reflect dyan. Kasi yun dyan tayo. Iaano natin sa apply natin sarili natin. Kasi again, ito yung Old Testament. Ito po yung natupad na. To some degree. Kasi hindi pa lahat. Ito kay Isaiah, punong-puno ng prophecy about the millennium, okay, and other times na parating pa lang. Kaya apply natin sa sarili. So last week po, sino nakakalala nung ano, na-play ko ba? Baka di ko na naman na-play. Tignan nyo, at saka pag nasipa, makikorek na lang. Ano yung title last week? Ha? Reason with God. So pero actually yung tema nito, nag-focus lang tayo doon kasi nga ang tema natin, ang Diyos ay hindi yung tipong parang hindi mo papakausap. May ganyan na mapansin ko sa mga kulto kanina. Ang idol ni Abante, mga ano pala, hindi pala idol si Abante. Siyempre, may nag-share na naman. Pag maganda naman, hindi mo na inaano kaso, Calvinist. Siyempre, parang warningan yung iba. Ayun. Sa iba naman ang isa. Ay, sabi ng isa. So, yun, pag-usapan yung mali. Okay? At sabi, tumbasan mo muna yung ginawa ni Abante bago ka mag-ganyan. Parang gano'n sabi. Nasa palagay niyo. Galing, di ba? Magaling siya na ano kung di mo alam kung saan lalagay. Eh sabi ko, sige, alin doon ang gusto mong tumbasan ko? Tsaka bakit? Natindihan niyo ba? Kasi itong mga to, kala mo pag yung idol nila, sinusunod nila minsan, hindi na nag-iisip. Ang Diyos hindi ganoon. Actually, gusto nga ng Diyos. Kaya topic natin last week, come reason with me, di ba?
All reason with God. Mas gusto ng Diyos yun. Actually, tutuloy ngayon yan. Gusto niya mag-usap. At dahil lagi naman talagang dapat may pag-usapan. Kaya ako, nami-miss ko yun. Pag wala kayo dito, hindi ko alam anong mas importante ginagawa nyo. At naintindihan ko rin kayo kasi dumaan din ako dyan eh. At sabi nga nila, kahit sa mga Facebook, mga meme, ganun ang ano eh, banatan eh, sabi. Mabuti pa ang cellphone. Umaga, laging nababasa ang Bible, nawawala na, hindi pa hinahanap. Mga ganun ba? Totoo yung masababos, pag sa trabaho, maaga, sa school, maaga, sa church, late na, sumbakol pa ang muka, kailangan pang ano, kantahan tayo, praise the Lord tayo. Parang kailangan pang i-lead. Ganyan talaga kasi may labanan nga eh. Dapat ma-realize yung may labanan yun. So, ang maganda sa Panginoon, kaya nga, kung talaga wala, tinatamad ka, isipin mo rin bakit makipag-ano ka sa Panginoon. Lord, bakit ba ako ganito? Baka naman may mali tayong ginagawa or something. Baka ang Pentecostal tayo, ganun ata dapat pag ginaganaan kayo. Nagawin natin yun kung pwede, kung dapat, kung tama. Kung hindi, eh hindi. Kaya let us reason together. Ang ganda ng banat ng Panginoon doon, hanggang matapos to, karamihan negative. Kaya tama-tama sa atin to ngayon. So again ha, sila po nung panahon yan ay matagal na po silang nasubukan na nilang Panginoon. Niligtas sila, tapos na ako sa Exodus. Yan ulit, yun at yun eh. Niligtas ka ng Diyos doon, anong gagawin mo sa Kanya? Gireklamo ka pa? Ganun lagi tema nito, pero tayo, niligtas tayo ng Diyos, anong gagawin natin? Tatama rin ka pa? Na maalamin yung mga kalooban niya, tapos gawin. Ganyan ang balatan talaga dito. Kaya ito, matindi sa Isaiah kasi, naranasan nila, iligtas sila, paulit-ulit. Tapos backslide sila sa Judges, liligtas sila ng Diyos. Di, sa panahon na to, tapos na rin yung golden ages nila, kina Solomon. Pero talagang tigas ng ulo. Ba't ganun? Hindi naman lahat. Okay, yun ang makikita natin mamaya. Pero chinachallenge sila na Isaiah kasi sinabi na ng Diyos, ito yung magiging judgment nyo. Kayo mauubos kayo. Yung last week, naalala nyo yung mga curses? Yan. Kaya ang maganda dito, yung challenge nga last week, kung sa palagay mo, nahihirapan ako na itong mga bata na asar na mag-aral. Ganito gawin natin. Ano, mas maganda, huwag ka lang mag-aral. Ganun lagi ano sa mga bata, huwag tinatamad eh. Alam din nilang hindi, di ba? Kaya naitindihan natin, bisa nakakatamad. Kasi yun na naman, di naman eh. Pag nakuha mo yan, iba naman. Mahirap ulit, pero aral pa rin. Pero still, kung tama yung attitude mo sa pag-aaral, di ka boring dyan eh. Kasi alam mo na dadagdagan ka. Lahat yung kailangan mo. Kaya kami sa pinapakita ko sa inyo, buhay na ibang tao, sa amin din. Maniwala ka ngayon. Hirap na hirap. Ano yung na-miss niya? Yung mga hindi niya nagawa in the past. Na binigyan din siya ng pagkakataon. Madalas ay hindi, ganyan. Nakapag-aaral sa panahon nyo, ngayon, libre na lahat. Panahon namin, di pa ganyan. So actually, in a way, maganda nga rin yun eh. Kasi pag ikaw yung kailangan mong magbayad, talagang magsisikap ka. Tapos yung mong school din, di katulad niya na bahala na sila. Kasi kahit ano mangyari, susweldo naman tayo eh. Sa totoo lang. Pero kahit ano man yan, salamat kung merong ganyan, di ba? Gamitin nyo na sa kalooban ng Diyos. Yung mga bansa na dati na may sa Europe, yung salita ng Diyos talaga naman, pinipreach sa kanila. Alam nila yung history ng Bible, bandang uli, pinabayaan pa rin. Ano nangyayari sa kanila? So, namoblema na sila dahil doon. Yung mga tao nila, hindi nila alam kung gagawin. Tulad nga niya, yung mga pinag-aaralan, walang kakwenta-kwenta na kasi hindi na pumapalag yung mga tao eh. Magtanong ka lang dyan eh. Dapat ganun yung mga teacher, mga mayor, hindi yung sunod lang na sunod.
Pag hindi ka na nag-iisip, anong kasunod na niyan? Yung ibang tao mag-iisip para sa'yo. Tandaan niyo po yan. Ang ngayon, may gera nangyayari. Pero yung iba, hindi na lumalaban. Sumusuko na lang. Mga magulang, mga Kristiyano, parang gusto niyo lagi magbuhat, yung pastor na lang, ganun. Eh kahit nga pastor, hindi na rin. Pag napagod na yan, hindi na sumisigaw sa pulpit. Puro pakit na lang. Siyabante, ganun daw. Hard preaching daw, hard preaching. Pag criticize mo, galit. Kaya ka lang nag-hard preaching pag talagang hard kasi kailangan, pero tama, una sa lahat. Yun ang nakakapigo sa totoo lang. Kahit sa atin ngayon, siguro nasa edad na rin tayo ng church eh. Magkakasubukan tayo. Ako, nausubukan ko rin na gano'n na nga eh. Nakikita ko na. Minsan sa umpisa talagang mainit-init yan eh. Pag tumatagal na, nakikita mo, ah, ito na yun, ganito, ito na ba yun? Kala mo, wala ka nang ipoprogress. Ikaw yung nagkukulang doon, kala mo lang yun. May labanan nga eh. Pag hindi mo pa nakikita, may labanan kasi wala ka doon. Spiritually. Kaya walang thrill kasi hindi ka nga sumusubok. Nagpapadala ka lang. O sige, pastor, saan tayo ngayon? O sige, pag-iisipan ko. Hindi ka nang pwedeng laging atakin. Ganun lang nangyari sa age ni Isaiah. Ang tagal na nila. Yes, nakilala sila. May Bible sila. May history sila na ginabayan sila ng Diyos. So, ayun na yun. Hindi, pag pinabayaan niya, ganun ang mangyayari. Ganun din sa church. Ganun sa buhay nyo, personal. Hindi mo pwedeng assume yan. Basta baptis ako, okay na. Kaya ngayong gabi, mahaba-haba pa to, pero yun ang ating i-apply natin sa sarili to kung paano ito talaga applicable sa atin to. So, ganun again ha. Sabay-sabayin natin, aralin natin yung nangyari sa kanila and how it applies to us also. So, last week nga, ayun, pinakita dyan paano pati offering na asar ng Diyos sa offering nila. Paano nangyari yun? Bigyan ko kayo na example. Kunwari, si Peter ay may ginagawa siyang di ko gusto. Pero pag nasa harap pa ninyo, gusto niya siyempre, ayoko naman pahiya si matatay, ako, si nanay. So, ang gagawin niya, ano, kunwari, okay kami. Tapos pakis-kiss pa, pakis-kiss. Pero may ginawa kang kalokohan, di mo binabago. Kunwari, ganun. So, palagi mo, tuwa ako doon, pakis-kiss nga. Kapag naalala mo yung di mo binabago, tapos kikis-kiss ka dyan, good morning, tatay. Ano pa yung pwedeng gawin? Parang ganun ginagawa nila, mag-o-offer sila, tapos, ano yung mga reklamo dyan? Violence, di ba? Mapatay pa nila yung mga anak nila, ano yung mga yun dyan? And so, kahit nagpupuri sila, naaasar ng Diyos sa kanila, gusto nyo ba dumating kayo sa ganyang kalagayan? Dumarating talaga yan eh, pero hindi dapat. Eh sabi dyan, maglinis ka, ganun lang naman eh. Linisin nyo ulit. Alam yung mali, iwanan. Learn to do well, seek judgment, relieve the oppressed. So basically, lahat ng alam mo naman na kailangan mong gawin, gawin mo. Men sa atin, ano, maaga, sa awitan lang, tinatamad. Basa lang, pray lang, wala pa. Amen lang, wala, amen. Yun na lang participation minsan eh. Para tayong bago ng bago. Nakita niyo yung mga bago sa alala, ganun, di ba? Maintindihan mo yung kasi bago pa lang eh. Inaalam pala yung kanta. Pero pag matagal ka ng Kristiyano, dapat excited ka na. Amen. Hindi ka na dadalin ulit. Pero yun nga, nangyayari talaga, ganun eh. Eh, nagpapakanta, tinaano rin yan, nangihina rin yan. Ito na naman eh. Natawa na naman ako kasi hindi ako marunong. So, i-ano nyo rin nyo, i-consider nyo rin. Amen? Amen.
Yan, nauna na tuloy. Anyway, kaya ang theme last week, let us, sa 18 yun, no? Let us reason together. Alam mo yan eh, ibig sabihin, hindi ko yung gagawa ng Diyos ng masama. Kunwari, sa, either sa school, kunwari, bumagsak ka. Ano, galit ka sa teacher, kung alam mo hindi ka nag-aaral. So, ganun din ang Diyos. Pag hindi ka pinagpapala, hindi ka natututo, kasi sermonan ka, tinatamaan ka, hindi ka nagagamit, hindi ka nagpo-progress, hindi ka umuunlad, hindi ka tumatalino. Sinong anuin mo? Wala kang dapat sisihin, iba. So, tuloy natin. Kaya dito, ito po yung tema nito na hanggang matapos tayo ito yung tema, ganito. Sa paglago, no? Paggawa, kalooban ng Diyos, laging may pangako ang Diyos, positive tsaka negative. Tandaan nyo yan. Ito yung namimiss ng marami. Kaya tayo, katulad ng sabi natin nabanggit ko kanina, hindi automatic ay positive. Kasi iba naman sa Israel, laging positive. Pag nabasa lang Israel, praise the Lord. Hindi binabasa yung iba, katulad nito kay Isaiah, Jeremiah, na napaka-negative. Pero matututo ka dito. Iba't naman pag-aaralan yun. Basta negative pala yan eh. Ito nga matututo. Hindi kayong binobola-bola. Alala ko talaga. Salamat yung iba. Hindi nakapanood nung ano, ng mga late. So mamaya punta tayo sa Silver. Pero naalala ko. Alam niyo yung Barney? Barney and Friends. So hindi ko pinaano yun ha. Kasi ang criticism daw. Daw po laging masaya. Walang problema. At laging yung leader nila. Puro saya sa kanta-kanta. Sayaw-sayaw. Sabi nung kahit, ano ba, hindi matututo yung mga bata yan, hindi walang problema. Totoo naman, di ba? Kaya pag kayo yung ano, yan, may bod sa snowflakes, ang tawag ng iba natin sa kanila, sabi na, ano daw, fan center, pwede yan, Barney Church, gano'n na lang. Kung gusto ba maing ganun tayo, nangyayari sa maraming baptist yun. Nangyayari yun. Minsan, hindi nga, ang problema nga, hindi nila mapansin kasi talagang bahagi na sila eh. Okay? Kahit yung tema ha, hindi laging positive. Pag ikaw sumunod, pagpapala. Pag hindi, pagpapalo. Okay? Kaya umpisa natin, sabi dito, if you be willing and obedient, nakita niyo yung if. So yung mga blessing dito, hindi sa lahat. Hindi lagi. Kailangan may gawin ka muna. Again, hindi kaligtasan to ha. Solid naman tayo sa kaligtasan. Sa kaligtasan, isa lang yan, isang beses, manampalataya. Tumawag sa Panginoon, ligtas ka na, anak ka na ng Diyos. Kasi anak ka na ng Diyos, therefore ligtas ka na anytime. Sigurado ka sa langit, hindi ka sa impyerno. Pero, dahil pa natin dapat mag-aralan at gawin para sa rewards, okay? At pag hindi ka sumusunod or nagkukulang ka, palo naman. Kahit yung example sa Israel, again, sila yung people of God dati. Kahit yung pangako sa kanya. So, if ye be willing and obedient, pag kayo sunurin, ye shall eat of the good of the land. Kung alam nyo yung Bible nyo, yan yung sa Deuteronomy, yan yung tema eh. Eh, kaso nandun na sila sa loob eh. Kaso ano nangyayari? Later nga, alisin sila dun eh. Anong magandang nangyayari sa buhay nyo, for example? May pang-asawa ka mabait. Forever na ba yun? Sana, dapat. Kaya magloko-loko ako na, ikaw babae ka. Hindi ano na, pinapakain ka, bahay, may pagkain, may... Eh, tinamad ka naman, isang simpleng bagay, hindi ka sumunod, eh, na nyechempo na mainit yung ulo. So, paano na? Pwedeng biglang-bigla, isang araw, isang gabi lang, wala na yan. Pag naloko yung ano mo, asawa mo. O kaya meron palang kumakalabit-kalabit dyan, sa nanonood pa ng GMA saka ABS-CBN, magkaka-idea yun, oh, ganun pala yun, oh. Si Big Soto, nakailan na, okay, ganun lang pala yun, tapos di naman siya, di ba? Wala naman nagsabi mo, no? Pinupuri pa si boss, yan, ah, ganun lang pala yun. Kasi hindi, ngayon kung makinig yung totoo, hindi lang mag-church. Magkaka-idea yan, then, hiwalay, ngayon, ano mangyari sa'yo? Ganun din sa tabaho. Kunwari, ay, ang ganda ng tabaho, hindi na malulugi ito. PLDT, hindi malulugi yan. Kahit anong... Pero pwede pa rin. Ganun nangyari sa kanila eh. Ang pangako ng Diyos, nasa kanila.
Pinasok sila doon, kung kaya ng Diyos na pasukin sila doon. Hindi sila mawala doon, pero pinangako din pala ng Diyos, may if, okay? So, yan. But if, pwedeng ito nga yung title dito eh. But if you refuse and rebel, okay, yun yung, kabaliktaran. Dapat ganito tayo, willing. Yung magandang dapat gawin, kaya mo naman gawin. Pwede ba gawin natin? Ano kabaliktaran? Refuse. Ayoko niyan. Ayoko mag-church, ayoko magbasa, ayoko mag-aral, ayoko sa isip ang Diyos araw-araw, gusto ko ibang bagay. Yun ay equivalent ng rebelde. Okay? Anong ginagawa sa mga rebelde? Ginagawa sa mga rebelde? Pinapatay. Pero sa kapalaman ngayon, hindi na eh. Kasi sila-sila na yung ano eh. Mag-akontsaba na. Pero dapat talaga yung pinapalo, kahit mga bata, pinapalo. Pag totoong rebelde yan, biruin mo, may gobyerno na, gusto pa, may sarili silang gobyerno, tapos pinapatay yan. Binibigyan ng pagkakataon, sige, sumuko kayo, ayoko. Ang gagawin mo doon, uubusin yan. Eh sabi dyan, ito yung sinabi ng Diyos eh, ye shall be devoured with the sword. Sa Tagalog, mapapatay kayo. For the mouth of the Lord hath spoken it. Bakit daw? Ano yung dahilan? Dahil sinabi lang pala eh. Pag ang Diyos na nagsabi, mangyayari yan. Amen? Amen. At dito kaya puro aral tayo sa salita ng Diyos dito, tapos ikaw, matigas ang ulo mo. Sasabi na yung pastor yun, mabait naman si pastor. Mabait naman ng Diyos eh. Kaso may mga bagay na, kahit patulungan kita, pag ang Diyos na nagparusa, ano mangyayari? Pwede equivalent nito, patay. So it's from here, puro ano lang to, mga illustration. So, sundan nyo ako ha, pwede ba? Ito yung pangako ng Diyos. At yung paano niya dinidescribe, inakakalungkot na nangyari at mangyayari sa Israel at sa Juda. Nung panahon na to, pinapaalala sa kanila yung time ni David, ni Solomon, na pinagpala sila ng Diyos. Walang makatalo sa kanila. Lahat ng kalaban nila, takot. Hindi naman lang sinakop lahat, yung tama lang. Pero sobrang takot, diba? Kalala niyo yung ano, nagbibigay ng present. Kalala niyo yung kay Solomon. Kasi takot sa kanila eh. Sabi dito, how is the faithful city become an harlot? So, hindi na binanggit dito muna yung kayamanan. Automatic na kasi yun. Alam nyo ba yun? Pag matino kang tao, hindi na problema pera. Pero dito yung Israel, ganun nangyari dati. Faithful sila kasi. Diba? Sumasamba sila sa Diyos. Yung panahon ni David, Solomon. Yung pagpuri sa Diyos sa 24 hours yun. Maniwala ba kayo? Pati yung offering kasi, kinuman din eh. Yung offering yan, lagi yan. May usok, may incense, lagi yun. So, sumusunod sila sa Diyos. Hindi, kung anong sinabi ng Diyos, ginagawa nila at least to some degree, ha? Pero ngayon, ano nangyari? So, ano yung harlot? Babaeng mababa ang libad. Pok-pok. Ngayon yun. So, I hope naman walang umahanga dito sa mga ganyan. Sino umahanga dyan? Pag nanonood kay Taylor Swift, kung ano naman yan, hinahangaan mo yun, yun din yun eh. Nunod ka pa ng Miss Universe. Ang talino naman yan, ang ganda po. Hollywood, yung ano man yan. TikTok, ganun din. Mga harlot din yun eh. Alam nyo ba yun? Hindi naman siya nagpapaganon eh. Equivalent po yun. Yung katawan mo, dapat sa asawa mo lang yan eh. So nagpapabayad ka para sa like. At iba, literal, talagang nagpapabayad. So, kumpara ngayon sa Israel at sa people of God, ano yung kinukumpara dito? Kahit po mga churches ngayon, yung mga discarte sila ba, yung iba, para kumita daw. Pati kwal, pinagkitaan.
So, ang gagawin, magkoconsult. In a way, maganda naman sana, kaso, hindi ako paniwalang umabot sa ganun, eh, no? Dahil sobrang ganda, ang galing nyo, ha? Papabayad na kayo, ba't di pwede libre? Ano pa yung iba naman? Libro. Iba, dyan kumikita yung iba dyan, eh. Libro, tas yung iba, obviously, hindi na baptist yun, eh. Yung mga katulad ni Joel Osteen. Entrance pa lang, bayad na. Kapag ma-pray kita, bayad din. Si Gibuloy, sana matuluyan na. Yun ang pag-pray natin pala. Huwag yung kalimutan. Sana naman, pero ewan ko lang din. Ano may ano naman, di ba? Matuluyan, pero hindi ko rin alam. So, ganun. Ang tingin sa kanila, pag faithful ka, imagine nyo na lang muna dito, asawang babae na faithful. Anong ginagawa ng faithful na asawa ng babae? Yun ang sinabi sa kanya, bahay ka, alagaan mo yung anak, yung pamilya, yung bahay, okay, yung asawa mo. Tapos biglang, ayoko na! Magha-happy-happy na ako, party-party, at kung kani-kanino lalaki yung papatol, ganun kinukumpara yung Judah. At ngayon, kumpara niyo yung sarili niyo doon. Huwag niyong gayahin, ibig sabihin, i-level niyo lang. For example, dati kang tapat, ngayon hindi na masyado. Nasa forma ko yan. Sa forma pala, nagkakakitaan eh. Amen? Sa forma, sa suot. Alam mo na yung spiritual condition minsan ng ano, ng Kristiyano. Ganon din yung iba, binigyan ka na ng hint ng pastor. Parang mali ang gagawin mo ha. Tawa-tawa ka lang. Bahala ka dyan. Tuloy lang. Ganon nangyari sa kanila. Dito kasi na, medyo matagal na. Kaya kinumpara sila, Faithful City, dati, ngayon, kinumpara sila Pokpok. Talaga nakadiri. Okay? Ito naman yung positive naman, full of judgment. Okay, kaya wag na wag. Sana sa atin dito po mangyayari. Nasabi, ay, inuusgaan ako ni Pastor, sinasabi mo lang dyan, Pastor. Ganyan. Positive yun dito, yung full of judgment, laging nasasabi, ito yung mali, ito yung tama, ito yung tama. Ganun dapat, kahit saan. Sa bahay, sa school, sa church. Righteousness lodge in it. Kasi nga, kaya lagi pinag-uusapan yung salitaan ng Diyos. Ngayon, yung katuwiran ng Diyos, laging andun, nakatira. Ano yung kabaligtaran doon no, pag wala nang ganun? Kaya si, umpisa pa lang si Duterte, hindi talaga ako naiiniwala dyan, dahil na loob ng mga Baptist na ano dyan eh. Sigurado kayo, wala daw ano sa Davao. Sana nga totoo, sana all. Pero alam ko, hindi na totoo agad eh. Kaya yan yung, pag wala ng righteousness, wala ng judgment, una, mga dadami magnanakaw, hindi mo kontento yan, paano kaya nga magnanakaw, siguro, makapangyarihan, matalino, okay, magaling man loko. Misa, hindi na yung kontento doon, eh, paano pag may nagsumbong, paano yung pumupuna sa kanila, papatayin na nila yon. Ganun kahit saan, maniwala kayo kahit sa church. Doon ako may sinasabi, hindi ko sigurado pa kasi, pero may isang pastor daw na sikat na sikat. Hindi ko alam, hindi mo lamang kung ano yung totoo. Kaysa yung may nagdemand sa kanya, ganyan-ganyan. Ang ginagawa daw, parang pinapatay yung witness. Ibig sabihin na, tawag dito, binabaril ba? Ibig sabihin, sisiraan. Pag siniraan ka kasi, yan, siya, huwag mong papakinggan niya, siya, ganyan, ganyan, ganyan. Character assassination din yan eh. Ganun po yan, pagpagwala na, pag pinagtatakpan mo yung mali mo, kasalanan, ang kasunod dyan, patayan na, para, ito lang naman ang makulit dito, patayin na lang natin. Ganun yun. Okay, ano pa? Thy silver is become dross. So, yung silver kanina, yung mga maga dito, pinakita namin dito, both yung modern, tsaka yung traditional na paggawa ng silver. Okay? So, napakahirap, napakaraming proseso, kasi pag nasa bato yan, wala yan. Hindi yan sama sa umaga. Hindi naman yung pure eh. So para magkaroon ka na silver na pure, ang daming proseso, trabaho. So pero pag naging silver na, ang ganda, 'di ba? Kaya nabebenta 'yan eh. Ginawang pera nga dati 'yan eh kasi may value 'yon. Okay? So pero pag naging dross daw 'yan, dross, parang ito 'yung sabi nilang wala nang kwenta eh. Dumi na, hindi na siya mukhang silver. Okay, pag yung silver daw na luma or nahalo sa ibang bagay, hindi na yung mapakinabangan.
So kinukumpara na naman sila doon. Dati ang ayos nyo, ngayon wala na ang kwenta. Nakakita pa yung ganun ako. Kaya sa tagal sa church, may mga ganung ano, Kristiyano. Dati ang blessing, tayo pa lang, bihis pa lang, itsura pa lang, blessing na. Salamat sa Panginoon, itong taong to ay maayos, makapaganong ka eh. E pero nag-backslide, yun ano mangyari doon? Nakikita mo pa lang, nabalitaan mo yung ginawa nito, hindi pa nagise, tinuloy-tuloy na. Ay, Kristiyano ba yun? Ganyan pala sa... Sa halip na maging blessing, katisuran, wala nang kwenta, wala nang gamit sa Diyos. Yung wine, okay, juice to ha, yung positive na wine is juice. So, anong gagawin mo pag hinaluan ng tubig yan? Parang Jollibee. Wala na lasa. So, ano yung ginagawa na? Thy princess is rebellious. Yung mismo mga princess, pag yung princess, yung mga leader. Kasi pag ikaw ay tayo, sumusunod dapat tayo sa leader, di ba? E paano yung leader loko-loko? Saan sila susunod pala? Yung mga leader, mayor, sa presidente. Okay, presidente, saan susunod? Wala na. So, kung hindi ka nakakilala sa Diyos, ganun na nga yung mangyayari doon. Eh, so, siguro hindi na-realize ng iba sa atin, pero napakalakas niya, makapangyarihan yan. Pag lumalabas-labas yan sa pag nakipag-dealing yan, alam nila yung ginagawa nila. O sige, papasa kami ng ganyang batas, napabos akong sino. Wala tayong magawa eh. Mga policy nila. So kaya, kung di sila sumusunod sa Diyos, yun yung tawag itong rebellious. Okay? Alam na sinabi ng mali ang magnakaw, mali ang manloko. Pag nagrebelde yan, damay-damay lahat tayo ngayon. Nasabi dito, companion of thieves, yan, eksakto yan. Maniwala kayo, bakit itong mga leader natin minsan ay, hindi lang minsan, madalas, bakit yan na nanloloko ng tao? May kapartner yan, yung mga politiko, ginagamit lang sila ng mga mahilig sa mga magnanakaw din, mga politiko din, ha? iba naman, ha? Yung mga businessman, ganyan lang yung kalagaran dyan eh. So sana huwag kayo masyado maging negative, ha, Joshua. May solusyon naman dito, meron tayong lugar pa rin. At may paglalagay sa Diyos yan kung tayong gumaya. Hindi forever sila dito. Pero kailangan natin malaman yun, yung totoo. Hindi kayo magugulat. Okay? Everyone love it gifts. Hindi masama sana yung gift. Ang pinasasabing gift dyan po, mga bribe yan. Sinabi sa Proverbs, di ba? Nasabi sa Proverbs. Basta yung huwag ka magbibigay ng gifts sa ano kasi nakakaano daw yun, turn it away the righteous, parang ganun. And follow it after rewards. So again, di masama yung rewards pag ang Diyos ang nag-reward, kasi hindi naman siya magbibigay kung hindi niya dapat bigay, at di naman siya mababawas kung hindi dapat ibawas kasi righteous siya. Pero pag tao yan, alam niyo ba yung proverbial na ano, na yung carrot in the stick or stick in the carrot? Carrot in the stick. Hindi niyo alam yun? Yung stick, lalagyan ka ng stick dito. Especially mga hayop, mga donkey or horse, parang ganun. So lalagyan ka ng stick dito, yung horse, and then nakasabit yung carrot. Ano naman yun? Yung gusto mong makuha. So ano gagawin mo doon? Ganyan, habol ka ng habol. Pag mabilis ka na, mabilis na yung carrot kasi nasa ano mo eh. Nasa unahan ng ulo mo eh. Nakatali. Parang ganyan yung mga yan. They judge not the fatherless. So mayroon tayong preaching na isang buong preaching, yan lang. Fatherless, ito yung mga sabi natin unfortunate o yung mga walang laban sa buhay kasi walang tatay eh. So sa halip na dapat sila yung mga leader ang nagtatanggol dyan, wala. Hindi nila pinagtanggol. Neither that the cause of the widow come unto them. So bahala na kayo, wala kayong pambayad, wala kayong pang ano, bahala na kayo. So ganun ang ginawa ng Israel as a whole, as a society. Kaya galit ang Diyos sa kanila. Therefore said the Lord of hosts, pwede nating ano pala yan sa atin, saan tayo applicable sa atin yan? Ligtas ka na. Ngayon naman pala, di gawin ko na lang yung gustong gawin.
Diba? Sa hintayin ko na lang yan. Samantalang iba, ha? Hirap na hirap. Niloloko pa sila ng mga false religion. At yung iba, naglilingkod sa Diyos, okay, sige, kayo lang, ay bahala na kayo dyan. Hindi mo sinasabi yun, pero sa action mo nakikita. So, wala ka bang pakialam sa mga taong walang laban? Pwedeng i-apply sa ito. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Therefore, said the Lord of hosts, the mighty one of Israel, I will ease mine, me, ease me of mine adversary. Ibig sabihin, aalisin ko sila. Nahirap na yun daw, nakaka-stress na itong mga to. Anong gagawin ko? Aalisin ko to. Paano maaalis yun? Gagantihan ko sila. At ang enemy niya dito, Israel. Tandaan nyo yan. So, minsan tayo mga Kristiyano, tayo rin yung kalaban. Paano nangyari yun, Pastor? Sabi ng isang preacher, eh, mahal tayo ng Diyos eh. Oo naman, kaso kahit yung anak ko, mahal ko, papaluin ko yan pag hindi sumusunod. Amen. So, ganun din tayo dapat. Isipin natin yung matalino kayo mo nang paluin. At minsan, ang Diyos na talaga ang gagawa ng parang para magising-gising ka. Huwag ka magtaka. Pag may kapabayaan, darating yan, sigurado. Kaya sabi nito, ito anong, anong gagawin niya? Aalisin niya yung kalaban niya, gaganti siya. I will turn my hand upon thee. So yung kamay ko, sa'yo ko gagamitin. Sana i-bless ka, kaso nga, negative pinag-usapan na anong gagawin. Papaluin ka na. And purely purge away thy dross. Ito naman yung maganda dito, may ano siyang positive eh. Kung ikaw daw yung hindi ka na puro, sabi niya, alisin ko yung purity mo. So in a way, positive kasi mawala yung dumi. Kaso ang totoo dito, mahirap yun na proseso. Eh may papayag ka ba kung ikaw ay, yan, katulad niya, kung na, talagang may ginawa kang kalokohan, tapos igokore ka, sasabihan ka, anong gagawin mo? Maraming Kristiyano, hindi matagalan yan. I can't believe it. Sinabihan ako, Pastor. Ako, takay ko naglilingkod dito. Sabihan pa akong ganon. Ayoko na nga dyan. Mausisa mo. Wala na. And take away all thy teen. Mga ano, impurity lang yan. Anong gagawin niya pa? I will restore thy judges at the first. Ito yung nakita ko dito maganda. Alam nyo ba yung problema ng iba kahit hindi natin na-realize minsan? Yung value ng maayos na leader. Pag kasi nakita ko din sa amin kahit saan eh. Minsan pag tinitingnan, dinadayag nyo sa problema sa ano. Ba't itong batang to mahina? Ayaw sa pagsubok, mahiyain masyado, sinasabihan mo na dapat gawin, ayaw pa. Ganun. Pag tinignan mo yung pamilya pa, kaya naman pala eh. Yung tatay minsan, yung magulang, pag, ganun din. Nakukuha nila yan, mga bata, yung ano, kahinaan ng magulang. Alam nyo ba yon? Ba't kaya tamad itong batang to? Tamad din pala yung nanay. Ganun lang yan eh. Ba't napaka-sensitive nito? Napaka-bisyo tong isang taong to. Gusto lagi, bisyo, puro laro, puro sarap. Kaya naman pala eh. So, ang problema natin minsan talaga, leader. Pag maayos ang leader, maayos yung grupo. Ganyan lang yan eh. Kaya nga, babalikan natin yan. Kasi sinabi dito, sa totoo lang talaga, kasi nung panahon ni Isaiah, yung mga hari mismo, loko-loko na eh. Ilan ba yung maayos na hari lang dyan? Bilang na bilang sa daliri. Iba sabi, dalawa lang. Si Josiah, Hezekiah. Pero pwede mo rin sabihin, si Asa, 50-50 yan. Si Asa, si Jehoshaphat. Meron din. So kaya, isa sa mga pangako niya, ganito po yan. Ngayon, ganito. Pastor, edi excuse na pala ako. Mahina yung tatay ko. Therefore, ganito na lang ako. Hindi pa rin, kasi may tatay ka sa langit eh. Amen. May tatay ka sa pananampalataya. Amen. So, wala ang excuse dapat. Amen. Kaya, balikan natin yung mga, kasi nakita kong ganda dito eh. Kaya kahit sa trabaho, minsan di ka rin makatumayos sa trabaho,
Kasi yung boss minsan, ano yan, gusto rin niya, maayos sa tao. Eh ngayon, yung tatay mo, di ka pwedeng piliin, di ba? Ang anak, alam nang piliin ko yung anak, ayoko ng anak to, tagdadyang, lumayos ka na dito, hindi nang pwede yun eh. And Diyos din, ganun, kasi pag anak ka na ng Diyos, pero either papaluin ka, or wala kami siyang opportunity, kasi tamad mo eh. Kaya mamaya, yan ang balikan natin mamaya. Pero isa yan sa mga reward, okay? Pag magaling ang leader mo, mapapaayos ka, maniwala ka. Kaya iba, magaling din eh. Naimili agad ng magandang kumpanya, kasi doon na siya papakihirap, at least maayos yung mga leader. Eh, paano kung papitsugin? Hindi, magkakatisuran lang kami dito, mga ganyan. Okay, sino ba yung mga agad na sinasabi din ng judges at the first? Sino ba yung mga tinong judges dati? Si Moses! Grabe yun, tapat sa Diyos, matapang. May mga kahinaan din, pero bandang huli, ginamit siya ng Diyos. Kasi naging karapat dapat din siya. Si David, noong panahon nila, di ba? Solomon. May kalokohan din. Pero sinasabi dito, kung sana ganun tayo, gusto ko, again, dito na nilang tayo, ipasok natin sa church. Bakit naisira ibang Kristiyano? Nasa leader din eh. Mahina, iba yung inatupag sa buhay. Paano magkapera, paano magpakyot, magpabida. Kung ganyan yung leader mo, yan ang makukuha mo rin. Huwag ka nang umasa ng spiritual growth. Pati nga, pinuna ka pa, yung leader mo, de-depensa mo yun kahit mali. Kasi ganoon na siya eh. Hindi mapayag yun na, ano, yun ang nasabi niya lagi. Eh, nagawa niyo mo yung nagawa niya, pante. Pwede mo sabihin, nagawa mo yung nagawa na yung manalo. Ni Soriano. Tama ba yun? Pinag-uusapan natin tama't mali. Hindi nyo kaya yung nagawa ni Pope. Di ba? Ha? Eh, kulto yun eh. Eh, ganun nga eh. Ibig sabihin, magpakapareho yan eh. Pag pinag-uusapan natin tama't mali, huwag may papasok yung nagawa niya. Sa palagi mo, nagawa niya lang sarili niya yun? Sige nga, walang ganun. So, tinulungan siya ng Diyos kung ano man yun. Inalaw siya, magkaroon ng kung ano meron siya. Pero pag pinag-usapan righteousness, hindi tamang sagot yun. Amen. So kaya ito, kaya righteousness. Yun ang sana makita natin dito. Pag maayos yung mga leader, yung city, buong city, righteous. For example, dito kaya ito, pinapasok na tayo ng mga bakla. Alam niyo bakit? Kasi dasari na yung mga tao ngayon, ang dali lang. Kahit sino leader naman yan, uunlad naman yung ano eh. Yan, unlad ba yan? Pa-backward na tayo eh. Mga normal na tao, hindi na tatanggapin eh. Kaya dahil so, patamad na ng mga tao, hindi na nag-iisip. Pag may free time, puro kalokohan na lang, o TikTok, movie, panoorin natin, puro ganun. Ang tatanda namin sa'yo, yung mga pag nakausap ka dyan, ganun pa. Kahit mga teacher pa yan, kung sino man, inatupag sa buhay, walang bagay-bagay. Bakit? Naloko na kasi. At yan ang mangyayari sa kahit sino na hindi naging karapat-dapat, kaya yung leader natin, ganyan din. So, anong kabaliktaran nun? Pasok ko na. Baliktaran natin. Paano kung mismo yung mga tao ay naghahanap ng righteousness? Sa Diyos sila umaasa, nag-pray, and then kung may leader sila, tutulungan, hindi kinukonsente. Basta, purihin lagi si pastor. Ano gano'n minsan eh. Eh, si pastor, oh, okay ito ah. Kahit mga bata pa, sarap pang naman yung pastor. Kasi yung pastor, ganyan. Di mo alam, binobola na pala. May ganyang, ano eh, may ganyang spirito ba na kumakalat ngayon, kahit dati pa. Ang tawag dyan yung cult of personality, tawag nila dyan eh. Anong ganyan na ganyan yung spirito sa mga kulto. Tinataas nila yung tao, and then, kung anong gusto nila ngayon, yung tao, gagawin yung leader nila kasi pinaprop up nila yung leader nila eh. Niloloko din nila. Hindi maglulokohan na yun. Ang kabaliktaran nun, ano, alamin natin yung kalooban ng Diyos. Hindi lang pwesa eh, pero sabi mo, kahit pastor, bakit ginagawa natin yan? Masama ba yun? Mas ganun din yung si pastor. Nasabihan kayo, pag nasa Bible yan, yun na yun. Hindi mo, pastor, mag-usapan natin yan, baka pastor, ganyan. Pari ni ganyan, baka pwede namang hindi ganyan, ganyan. Hindi, sige, ganyan na lang. Ano bang ganda ngayon? Hindi na ba uso yung, ano, yung mga babae, magpantalo na lang. Oo nga, no? Huwag natin pag-usapan yan. Kasi dumadami tayo dito.
Eh, si kapatid na ganyan, ayaw niya sabihin ng ganyan. Ganyan na ng ano nun, hindi na pinag-usapan yung tama. Pinag-uusapan kung ano yung gusto. Amen. At dapat hindi mangyari sa atin yan. Amen? Amen. Judgment, i-judge nyo. Maging righteous tayo. Para pangkalahat, magiging kakalat po yung righteousness niya pangkalahatan. Again, mag-umpisa sa leader at vice versa yan. Kasi yung mga leader namamatay eh. Pag namatay yan, ano, wala na, wala tayong asahan. Di mo nalaman, ikaw na rin pala yung next. Yung anak mo, tayo-tayo na. Lagi nyo isipin yan. Kung may maayos kayong leader ngayon, pagpasalamat sa Diyos. At part ng pagpapasalamat sa Diyos, magtapat ka. Kasi di mo nga alam, baka ikaw yung next, yung kaibigan mo. Pag yung isang tao lagi tinataas nyo lang, yung isang tao, pag nawala yun, ano, mag-uunahan na yan, magkakaroon ng sinasabi nilang vacuum of leadership. Magkakagulo, isang generation pa lang, nawala pa lang eh. Buti kay Joshua, kahit paano, ilang taon pa rin silang maayos ayos. Kasi yung mga elders pa eh, nung nawala rin yun. So, ganyan tayo dapat. I mean, di tayo dapat ganyan. Tuloy lang natin ito, mamaya ako italic. Kaya sabi dito, Zion shall be redeemed with judgment. Inuulit niya lang, di ba? Kung nagkakagulok ngayon, anong nagliligtas sa inyo? Judgment na naman. Ibig sabihin, alamin niyo yung tama at mali. Huwag niyong gawin yung mali, gawin yung tama. Usgahan niyo, kaya bagay naman, baka yung mag-usga, in-internalize lahat ng batas. Yan, labanan ngayon, itong ginagawa natin. Nakikinig ba kayo? Yun ang tanong. Para sa isang nag-replace, alam nyo ba ganito? Kung di nyo alam, yun na, nangyayari rin dito muna yan. Okay? Pag yung preacher, hindi na nag-pray, hindi na inaalam yung kalooban lang, hindi ginagawa, ano mangyayari dyan? Parang TED Talk na yan. Alam nyo yung TED Talks? Mga unbeliever yun at nahimili silang topic na gusto nila basta kahit ano. Sige, papahinggan ka namin. Next time, ako na yung papahinggan mo. Ha? Parang ganun. Hindi tayo ganun. Alam natin yung kalooban ng Diyos. Saka natin inaaral, ginagawa. So, ganun din yung mga ibang kulto. Ganun na rin. Kasi hindi na sumusunod sa Diyos. So, ngayon, kung maliligtas tayo, maliligtas tayo ng judgment. Again, ang magandang judgment ng Diyos. And her converts with righteousness. So, yung righteousness and judgment, ayun yung pinopoint dito na magliligtas. At mag-aalis tayo sa kapamakan. And the destruction of the transgressors and of the sinners shall be together, and they that forsake the Lord shall be consumed. Mapapatay sila! Ay, maganda ba yun? Parang hindi, pasto, huwag natin pag-usapan yan. Eh, nga sinasabi dito eh, normal yun, pag mayroong mga matino, nahihiwalay sila doon, ginagawa lang yung matino, talagang mayroong hindi sasunod dyan, anong gagawin doon? Ubusin yun. So, huwag ngayon ha, huwag nyo gagawin ngayon yun ha. Hintayin natin yung judgment ng Diyos. So, again ha, sa millennium yan, patay lahat siya mga yan, maniwala kayo. So, kayo, gawin nyo lang yung dapat nyo gawin. I-relate natin kahit sa church, sa pamilya. Magkakapatid, yung isa, nagtutulungan yung apat, okay na, yung isa, ayaw makiisa nung isa. Ay, okay naman yun, di nang papatayin natin yung ano. Pero, mauhuli yan sa ibang bagay. Sa paglago, pagtayo, lumago lahat, yung iba, naiwan, makikita niya, ano nangyari sa akin? O sana, huwag kayong mag-compromise, nagayahin nyo pa yung loko-loko. Amen? Amen. Kahit ano pa, tatay mo yan, nanay mo yan, lola mo yan. Gawin mo lang yung tama. Amen. And the destruction of the transgression sinners, yun nga, talagang ubusin sila. Pangako ng Diyos yan. For they shall be ashamed of the oaks. Ito medyo mahirap intindihin. Pero tapusin ko muna and then saka tayo relate ulit ha. So again, kinukumpara tayo daw sa ano yung oaks. Puno. Hindi lang basta puno, sabi dyan. Which he have desired. Ako po ay medyo nagtatanay. Minsan naasar din ako pag hindi tumutubo na maayos. Pero may mga halaman po na ang ganda ng tubo. Okay? So, syempre, nagagawa niyo yung dapat niyang gawin. Nagbubunga. So, ikumpara niyo sa isang bagay sa buhay niyo na gusto mo. Okay? And ye shall be confounded for the gardens that you have chosen. So, ikaw may idea ka, mga bata. Di ba? May ideal, ano na rin kayo buhay. Imagine mo na yan. Mag-aasawa ko. Masaya kami. Imagine niyo, okay, wala masamang mangarap. Amen. Pero pag ikaw doon nagkamali, parang Israel, malilito ka raw doon. Ano yung sabihin nun? Kasi ganun tayo, pag hindi ka nagtapat, hindi nangyayari sa iyong gusto mo, malilito ka nun.
Parang binibigay ko sa inyo example last time, hindi ko na babanggitin kasi baka nakikinig eh. Anong gano'n kasi, ba't ano niya sa buhay ko? Ba't di mo alam? Tagal mong Kristiyano? May pangako ng Diyos, magtapat ka, magpapalain ka eh. Amen. Huwag kang magtapat. Kalituhan, confusion, madalas po yan sabi, confound, confusion. Kasi kahit mayaman ka, pag ikaw walang kapayapaan, napakalaking parusa yan sa Diyos. Amen? Amen. At yun, kaya kahit itong mga malaking churches na yan, kaya iniwasan lang ibang topic na lang yung bakit, kasi hindi nila kaya. So then, doon sila doon, ayaw ng end times, ayaw ng Bible, basically. Kahit Baptist yan. Yung mga iniiwasan topic yan, kasi nalilito na. Tuloy lang natin, for ye shall be as an oak whose leaf faded. Ayun na. So, gusto mo parang malagong puno, di ba? Prutas. Kaya anong mangyayari sa kanila, sabi ng Diyos, parang kang oak din, kaso tuyo. Kaya kami siya, hindi ko rin maintindihan, ba't dinidiligan ko naman lahat ng alaman ko bakit yung iba natutuyo. Kasi may mga bagay pala akong di pa nalalaman sa pagtatanim. Ngayon, pag nirelate mo yun sa buhay mo, tayo minsan may mga hindi tayo marelate. Ba't sila pumapasok? Ba't ako hindi? Pumapasok naman ako. Eh kaso pag nagtuturo pala yung teacher, nasa utak mo, ML. Tsaka yung, ano, crush mo, sa isang ganyan. Ayan, ang ganda ng ano ni ma'am ngayon, ang suot. Ay, iba na utak mo eh. Kahit nasa church ka na, iba pa rin. Huwag kang umasa, nagpapalain ka, maniwala again. Kaya lagi kong binabanggit sa inyo kahit mga baptist, ginawa pa natin yung sarili natin doon kasi ang daming panluloko ngayon. At even nasa perfect, wala nang perfect, pero halos perfect na environment ka na, hindi pa rin ibig sabihin magpapalain ka. Pag may something na hindi ka ginagawang tama sa Diyos. Amen? Amen. And as a garden that hath no water. So pag isang garden walang tubig, patay yan. Sigurado yun. So buhay Kristiyano, ano yung water natin? Eh, may Bible naman ako, Pastor. May iba-iba pa nga akong Bible eh. Binabasa mo ba? Binabasa ko po. Iniintindi mo ba? Iyon lang. Eh, Pastor, explain mo. Kasi hindi ko kaya explain lahat sa'yo. Yung mga bagay lang kaya ko explain 3 times a week, 4 times a week. Ikaw na yung the rest. Amen. Wala, buhay mo yan eh. Wala, tapos na, last. Anin to? Ito medyo bagong salita, no? Pero, ang alam natin to, yung hinahatak, di ba? Pero actually, itong to na to, iba. Pwede rin. Kasi sabi dyan, and the strong shall be as to. Yung malakas, siya yung umahatak, di ba? Pero pag ito daw, kahit yung malakas daw, siya yung hahatakin. Pero actually, may iba pang meaning pala yung to, kasi sabi dito later, and the maker of it as a spark. So, yung gumagawa daw ng to, parang spark. Ano yung spark? Hindi lang ilaw, ito yung nag-uumpisa ng apoy. Yung isang definition pala ng to, ito yung parang mga fabric na madaling masunog. Ito pala yung mga, lalo nung unang panahon, yung mga nakalagay dyan, pinang stuff dyan. At yun ay madaling masunog. So, kinukumpara ito yung mga taong rebelde, ano daw? Yung mga gumagawa daw sa'yo, tama ito sa mga false teachers at false religion eh. Anong gagawin sa kanila? Susunugin sila, sila mismo. Magkasama sila, yan o, they shall both burn together. Kasi nga naman, yung gumagawa ng to, anong gagawin mo doon? Pwede pa mga stuff yun, pero yung maker nga daw, spark eh. So siya mismo yung mag-uumpisa na magsunog. At siya mismo susunugin. And none shall quench them. So alam mo, impyerno yan. So kinukumpara natin sa impyerno. So saya ba ng ating mensahe? Amen. So warning po ito sa atin. Amen. Nangyayari yan paulit-ulit. At kung matalino ka, huwag mo nang antayin yung mangyari sa'yo. Tingnan mo na lang iba. Habang ginagawa mo yung tama, ginagawa mo, di ba? Gawin mo rin sa kanila. Mapapansin mo bakit may ibang tao ang hirap kausap, hindi maintindihan, dapat maintindihan.
yun pala, rebelde na sa loob. Ganyan na nangyari sa Israel. Kung again, kung alam nyo na yung nangyari dito. Bandang uli, ano ginawa sa Israel? Sa Juda, nauna yung Israel. And then yung Juda, andyan po si Isaiah sa... Ano ba si Isaiah? Sa Israel pala to. Sorry, sa Juda. Hezekiah, di ba? Ayun. Ano nangyari sa kanila? Alam nyo na. Ang ganda na ng status nila nung una, panahon ni Solomon. Inubo sila ng Diyos hanggang walang matira. Ano nangyari? Nasa na yung silver? Kahit yung mga nagtapat sa kanila, actually, nahirapan din. Katulad Jeremiah. At least boy siya. Yeah. Pero apektado siya nangyari sa bansa niya. Di ba? Unlike kung maayos yung bansa mo, ikaw para kang ang sarap ng buhay. Nakita nyo siguro yung buhay ng mga Amerikano, di ba? Ang mga migrant doon. Bakit? Mas magaling ba sila sa atin? In a way siguro, pero in a way, naikinabang sila doon sa kaunlaran ng bansa. Ganyan din sa kunwari, San Mateo, magaling ang mayor kunwari dito. Hindi lubak-lubak yung daan dito, di ba? Mira, inaayos mo na nga, lubak pa. So, again, walang perfecto sa mundo ngayon. Apply natin sa buhay natin. Na kahit may problema, pagkasama mo ang Diyos, nakikita mo pa rin yung tama, na ilalagay ka doon sa maayos, sa tama. Amen? Amen. So, paulit-ulit tayo sa ating ano dito, hanggang matapos sa Isaiah, ganyan. Pero ang maganda dito, may mga iba-ibang part ng buhay na mapofocus natin. Kaya may mautunan pa rin tayo. Kaya balik ko lang dito sa ating title. Paano nga tayo magkakaroon ng maayos na leader? Tayo mismo matino. Tayo mismo magayos. Kasi napakahirap niya. Pangako ng Diyos yan, ha? I will restore. Ang sabi niya? Ano ba yun? I will restore thy judges. Isa yan sa mga reward nila. Kung sila ay nagtino, yung mga galing na judge, yung mga galing na leader, wala nang ibang Moses talaga. Baka mas better pa kay Moses. Kung talaga magtatapat yung mga legod ng Diyos. Amen? Amen. Tayo mga baptismo, meron na rin tayo mga galing na leader kung babalikan nyo yung ano. May mga galing. Magaling din ang Diyos eh. Kung nawala yung isa, may papalit siya, hindi mo alam kung saan ang galing to? Sino bang tatay niya? Hindi naman pastor yan. May mga galing pong baptist, saka nakaka-bless din. Minsan pakinggan nyo, huwag nyo nagagawin lahat ng ginawa nila. Pwede ako magpangalan dyan, marami po. Sa US kasi, yan ang nag-record ng ano. Ni Jack Hines, ang daming may ano dyan. Magaling naman talaga. Yan si Abante rin. Medyo magaling din yan daw eh. In a way. Siguro dati. Yung mga galing din. Pero pag tayo nagloko, sila din. Mawawala yan. Kasi yung maayos na leader, hindi na sinusuportahan. Eh talaga ma-discourage yun eh. Huwag na nga maging matapang. Huwag ka nang awayan. Huwag na i-preach yung lahat ng salita ng Diyos. Yung mga ano lang, yung mga Christian living. Yung preaching na iba ganyan, okay naman sana, kasama naman yun eh. Yung puro ganun. Meron na mga challenges, nagdadami na yung mga bakla. Huwag na pakilaman yan. Mahalin natin sila, kaya ganun yung message nila eh. Hindi nila binabanatan eh. Anong gagawin natin dito? Hindi natin maintindihan to. Posible, ba't huwag kami bakla? Ah, mahalin na lang natin. Kasi yun ang una mo na rin eh, hindi yung nakita mo sa Bible. Lalo yung mga yung influensya dyan, tsaka meron silang pera, paano influensya iba. Una mo na rin, anong gagawin sa bakla? Google. Uy, pinakamaraming search sa video. At may amen pa, dami na gano. Sige, pakinggan ko ito, ano sabi? Mahalin natin pa, mga bakla kasi yun ang sabi ni Jesus. Wala sa Bible yun. Kaya hindi ka na nag-aral, anong gagawin mo? Hindi ka rin nag-pray. Yun ang masasalo mo. So para kang asama sa sumpa ng mga sinumpa. At kahit baptist tayo, ganun din. May makukuha ka diyang mga material. Pag di mo di ka well-versed sa Bible, eh mga kulto, ganyan na rin ninapansin ko. Kung ano yung banat natin, yun din ang banat nila, kaso sablay. Parang Job. Di ba yun din ang banat yan? Di ka nag-aaral ng Bible eh. Ha? Huh? Paano mo nasabi yun in the first place? O di, pag-usapan mo na, may judgment agad. Ano yung mga banat na, hindi ka ligtas eh, ganun din. Sabi ka, hindi ka ligtas. Tulakas ng loob, siguro, hindi rin.
Yan, litong-lito ngayon mga tao. I'm telling you, tapusin ko na to ha. Pangako ng Diyos, isa sa mga pangako ng Diyos na blessing. Yung magkaroon tayo ng mga maayos na leader. At hindi mo yan, hindi mo kaya ng sarili mo lang yan. Ay, mag-pray natin. Yung isang ganda, mag-pray natin. Kaya in the back of your mind, paano nga yun? Ang titigas ng ulo ng mga tao. At paano nga, ano, basta magkaroon tayo ng Bible school at aralin natin to, totoo. Habang sabay yung compromise. Tama ba yun? Hindi naman malalaman eh. Well, may compromise. Kung ano, nakikiano tayo sa Catholic, kunwari. Tsaka sa mga liberal, ano. Pero yan, sabihin ko, no, Baptist pa rin kami. Anong gagawin ng Diyos sa palagay nyo doon? Lalong lalalim yung conviction sa kasalanan, lalo kang lalalim, kakalituhan. At yung mga leader, ah, ganun lang pala yun. Aralin nyo yung paano nagkaroon ng kulto. Ganun lang yan eh. Sa umpisa, Bible, pag, ah, ganun pala yun. May nagkaroon ng kakilala, kahit mga Baptist, ganun. Eh, dito tayo magkakapera. Again, hindi yan sasabihin ng ano, outwardly. Kaya pag tinitrace nyo yung mga action at inaction, ba't ka nasama dyan? Paano ko pinagpala? Kasi actually, nakilala ko si ganyan. Patay na. Hindi ang Panginoon, di ba? Ayun na. Nakakasunod pa ba kayo? Ang ganda na isa. Basta parang kung saan tayo pumunta. Ganyan na isa ayo. Actually, yung pag tinignan mo yung prophecy dito sa end times, talagang kalat-kalat. Pero alamin mo kung saan nakalagay talaga yun. Amen? Amen. Gusto nyo magkaroon ng mga ayos na leader? Ang Diyos daw nag-restore niyan. So, maunang maging karapat-dapat tayo, sumunod tayo sa Diyos. And then, hindi tayo magiging katulad ng iba na, uy, mamatay na si pastor, sinusunod. Wala. Walang natuto. Babakla-bakla pa yung mga lalaki natin dito. Parang, sabi naman matanda, ano nangyari? Ganun nangyari nga sa maraming churches. Amen. Ang laki ng church, oh. Lima lang yung ano. Nag-invite pa ng preacher. Oh, preach nga sa amin. Oh, sige po, excited eh. It's lima, oh. 1, 2, 3, 4, 5. Ganun, laki ng lugar. Hindi na church siguro yun eh. Anong ginawa nun? Anong ginawa sa pera nun? Gusto nyo ng ganyan? Nangyayari yan kahit sa Baptist. Minsan yung iba nakikita yung katoliko, yung laging tinituro yan, yung katoliko, yung iglesia. Pwede rin mangyari sa atin yan. Ito, people of God to eh, Israel to eh, Judah. Nangyayari sa kanila kasi nagpabaya sila. Negative, pastor! Kaya nga parang maiwasan natin. Paano natin na-relate sa ngayon niya? Kasi ganun ang salita ng Diyos. May relation at may relation niya. Sabi nga nila, it is timeless. And therefore, it is timely. Yung salita ng Diyos, hindi mo yung pwedeng, dati yan, hanggang ngayon eh. Nangyayari. Dahil timeless yan, timely yan. Ibig sabihin, hindi nalalaos, and therefore, applicable kahit saan, kahit kailan. Ganyan ang salita ng Diyos. Amen? Ayaw pa tapusin eh. Sige, tapusin na natin. So this time, pwede nyo lang yung series natin ha. Kasi ilang beses ko nabasa to, talagang paulit-ulit. Pero magkakatalo-talo dyan. Kunwari, yung mga yan kayo, i-relate nyo sa buhay nyo rin. Amen? Kung saan applicable to. Pinakamaganda pa yan, alamin nyo yung background. Kaya nga ginagawa natin, ganun eh. Context muna, ano yung nangyari dati. And then, paano naging applicable sa atin to ngayon. Amen? Pray, Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Again, we pray na tapusin namin itong mga Bible, Lord, mga major prophets. Makita din namin yung relation nito, Lord, sa events sa aming panahon ngayon. I pray na hindi kami gumaya, Panginoon, sa Israel. Nakita namin yung advantage sila nung time na yon. Talaga naman sinamahan nyo sila, ginabayan. Ba't sila po ay nagrebelde? Kitang-kita po yan, naka-record. At ginawa nyo rin po yung dapat nyo gawin sa kanila. Pinangako nyo rin pag sila ay sumunod, magkapalain. Pero pag sila ay nakalimot sa iyo, talagang papakita yung paano nila sa destruction nila, Panginoon. Nakita namin sa Estrella, sa history nila.
Hanggang ngayon naman, yung iba naman ay ibang religion na, Judaism. Nireject din ng Panginoong Jesus. So, nakita namin kung paano sila, kung kinaka-involve ba na nila ngayon. Definitely, ang layo na sa inyong kalooban. So, I pray. Kami po, ilang taon lang mabubuhay dito. May matalino kami, Panginoon. Apply namin sa buhay namin ito na dapat, kung saan dapat i-apply. Especially, Lord, tulungan yung bawat isa, Lord. Siyempre, basahin yung salita, Panginoon. Dahil minsan I believe di makakarili talaga kami kung di namin alam. Dinidescribe, binipreach yung salita. Minsan yung basics ng salita niyo, Panginoon, di namin alam. So I pray, tulungan niyo po kami. Masipag bawat isa, talagang hanapin namin yung kalooban, tumutok. Hindi na rin kami makisawsaw sa sanlibutan, Panginoon. Ano yung mga inatupag nila, Panginoon, ay intindihan namin, na iba po ang kalalagyan namin. At iba yung kalagayan na gusto niyo po, Lord, sa amin. So I pray again. Kaya pong agabay sa bawat isa. Kailangan po, Lord, kaya pong mag-ingat sa mga gagawin pa namin sa coming weeks and months and years, Panginoon. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.